ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. So sa araw na to, gusto ko sanang bigyang pansin itong mga nangyayari sa BIR. Gusto ko sanang ayusin itong nangyayari sa ating gobyerno. Makatulong man lang ako. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng congressmen, congresswoman, na nasa second reading na ho ang magandang balita na ang ease of paying taxes ay approved na ho sa second reading. Isang reading na ho, eh malapit na ho maging batas yan kasi iaakyat na ho yan sa Senate. I-try ho ninyong pag-aralan yung ease of doing, ease of paying taxes. Napakagandang batas na inotor po ni Congressman Joey Salceda. Sa lahat po sana ng congressman na maaaring nakikinig o mga kamag-anak, kaibigan o kaklase ng mga congressmen, bigyan niyo sana akong pagkakataon na i-pinpoint sa inyo yung weaknesses, napakadaming weaknesses ng ease of doing business na pwede pong i-expand, i-explode at i-experiment ng mga BIR officials para ho sila magkaroon ng pera. Okay? Totoo ho na continue pa rin ho yung pagiging corrupt ng mga BIR officials. So, pasensya na ho kanina, nagle-lecture ako, biglang pak, nawala. Nag-ground out ho kasi. So, ituloy ho natin yung pag-aaral. Turuan ko kayo mamaya ng tinatawag kong ang tawag ko rito eh DIWP. Tuturo ko yan maya-mayang konti lang po. Kasi po, meron po tayong na-discover na yung erroneous, erroneous assessment, pwede po nating magamit yan using DIWP. Meron po palang rule ang BIR. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo, binabasa ko kanina. Revenue Memorandum Order 54-2016. Ibig kong sabihin sa rule na to, yung mga erroneous assessment ng BIR, kung ire-report ninyo na erroneous, kailangan may reporting, may complaint. Kukomplaint nyo yung revenue officer na nagkamali yung kanyang ginawa at pwede siyang matanggal yon, matanggal. Siyempre, pag natanggal na yan sa BIR, wala ka ng problem. Kasi yung revenue officer na mag-o-audit sa'yo, kung tinanggal na ng BIR, edi wala nang mag-o-audit sa'yo. Yan ho yung kagandahan kung nakakaalam po kayo ng batas. So, ituturo ko ho yung process mamaya. Pero bigyan nyo ho sana ako ng pansin kasi nakakainis ho itong dumating na mga balita sa akin. Katulad ho nitong isang nagko-consult sa akin sa pamamagitan ng messenger. Ayan po. Sabi niya rito, hello po sir. Sabi niya rito, ask ko lang po sir, nakapag-pay na po kami ng LOA, then sinisingil pa po kami, nila kami sa mission order daw po. Na payment separate daw po yun. Consult ko po sa inyo yung mission order. Po ba talaga, sir? Magkaiba ang payment sa LOA. Mag-execute na daw po sila na this Friday ng padlock. Sabi ko po, sir, wala pa po kaming pambayad gawa ng mahina pa negosyo ngayon. So, napakasalbahe, sir eh. Katulad niyan, nag-issue ng LOA, hindi isinama sa assessment yung nasa mission order. Kaya ka nga, kaya itong mga taxpayer na to, liliwanagin ko lang, tumadilim yung akin. Itong mga BIR officials na to, kaya ito pinayagang mag-issue o pinayagang mag-audit through letter of authority. Because meron yan mission order. Ang ibig ko lang sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal,
Mauuna po yung mission order. Okay? Mission order, MO. Pagkatapos mag-MO, magkakaroon niya ng prima facie evidence. Yun ngayon yung gagamitin na para mag-issue ng LOA. Dahil kailangan i-verify, i-validate yung prima facie evidence. So, hindi ho kasi pwedeng gamitin itong prima facie evidence na to kung wala akong LOA. So, very important ho yung LOA to justify na may assessment. Ngayon, ito ho kagandahan. Magtuturo ho ako tungkol sa papaano yung unang-una, turo ko na nga, papaano yung ma-detect yung letter D. Ano? Sabi ko, magtuturo ako ng D-I-W-P. So, yung D is detect. Yan akong ibig sabihin eh. Detect. So, kailangan i-detect po ninyo ano yung erroneous dun sa assessment. Alam niyo, ilang araw na, ilang linggo na akong nagtatrabaho dito sa loob ng bahay. Gusto ko lang sana ipakita sa inyo kung ano ginagawa ko ngayon. Okay? So, ito ho yung gusto kong i-share sa taong bayan. Katulad ho nito, merong deficiency tax, may deficiency value added tax. Sabi rito, may underdeclared sales based to undeclared purchases. Actually, erroneous assessment na kagad yan. So, ang ginawa ko, kinuha ko ho lahat ng mga assessment ng iba-ibang tao na nagbibigay sa akin, iba-ibang taxpayer na nagbibigay sa akin ng kanilang notice of discrepancy, notice for informal conference, preliminary assessment notice, formal letter of demand. Inipon ko ho yan. Tinipon ko, pagkatapos chinek ko, kerenonical ko, ano ba yung top, top issue concern na laging ginagawa ng BIR sa mga taxpayer sa buong Pilipinas. Meron ho akong video na ang tax, ang corruption ng BIR, mga BIR officials who are pretending to be honest but still corrupt, it's a national tax problem. Mas matindi pa ho yan sa COVID kasi 100 taon na ho tayong biktima ng national tax problem na yan. So, kailangan nating i-gamutin. So, balik ako dito sa sinasabi ko. So, na-chronicle ko yan. So, yan ho yung isa. Yung pangalawa, yung under-declared further per books. Yung isa, disallowed input tax. Ayan. Allocation of input VAT. Ito naman po, undeclared purchases. Ito naman, tungkol sa Bureau of Customs. Ayan, no? Undeclared importation daw sa Bureau of Customs. Ito, unaccounted. Income payments, pinagkumpira yung expanded withholding tax doon sa financial statement. Ito naman, income daw na hindi sinubject sa VAT. Kinumpira naman yung financial statement at saka yung VAT. So, marami ho tayong ginagawang ganyan. So, nakakasyam na po ata ako rito o 11. Hindi ko po nabibilang. Pero, ang objective ko ho at the end of the day is matuto yung taxpayer na pag tiningnan yung assessment, alam na kagad nila na erroneous. Kasi wala pa hong ganong nade-develop na eskwelahan. Ang eskwelahan ho natin sa Pilipinas, talaga namang 100 years na ang kanilang curriculum, hindi pa ho pinapalitan. So, isa ho sa mga problem ng Pilipinas, yung curriculum ng mga eskwela at of course, teacher. So, kung ang teacher ay incompetent, lalabas ng mga estudyante incompetent. Kung ang tinuturo ng teacher ay pagre-rebelde, lalabas ng mga estudyante mga rebelde. Hindi ho natin kailangan yan sa bansa natin. Ang kailangan ho natin ay mag-unite ho tayo bilang Pilipino. Iisa ang lahi at iisa ang action natin. May nabalitaan ho ako dito na imbis na may manufacturing plant ho dito na pwedeng gumawa ng pang damit, pang laban sa COVID, binibili pa ho yung... Actually, ang ano po sir, sorry ho sa mga nasa Department of Health at saka sa AIT. Sorry po sa sasabihin ko ito.
Magdadalawang taon na ho kaming naka-quarantine. Ano po? Meron hong susunod na budget na 240 billion. 240 billion pesos. Political issue na ho yan. Pag nagkaroon ng ganyang kalaking budget, ang isang problema sa buong Pilipinas, political issue yan. Ibig sabihin, mga sa nakikinig sa akin, pera-pera na lang. Hindi na health issue yan. Pera-pera na lang ho yan, sir. Nako po, kawawang Pilipino. Marami pa naman sa atin dito ay walang ginagawa. Dahil naiintindihan naman natin dahil ang una nilang pangangailangan ito. So, hindi na nila naiisip kung ano nangyayari sa bansa natin. So, anumang mangyari dyan sa 240 billion na yan, apektado ho tayong lahat. Baka lalo pang kumalat ang COVID. So, wag naman sana mga taxpayer kung mahal. So, ang pag-uusapan ho natin dito, ito nga yung isang humihingi sa atin ng tulong, eh, erroneous assessment ang tawag dito. Naawa ho ako sa kanya, pero layo niya eh. Bawal pa naman mag-travel. So, si Rain Alonso, meron sinasabi rito, o yan, may picture si Rain. Rain, ayusin mo yan, Rain. As in, general naman. Binubuksan ko to, ito mga klasiko, uusap. Yan, ito po yung rooms for opportunity. And isa pa kong gusto kong bigyang pansin ito, yung RDO, kung nakikita ho nyo yan, RDO 79. Mukhang sa report ho nito, pero hindi ko po ito naku-confirm. So, kailangan ko kausapin din yung mga taga-RDO 79. Kung meron silang pagkakataon, pwede silang mag-comment dito sa aking Facebook at sa aking YouTube kung totoo itong inire-report sa akin. Itong report po natin sinasabi dito, kung ito po ito to, dapat po kumilos dito ang Anti-Red Tape Authority at ang opisina ni Commissioner because this is also abuse of authority. Corruption to eh. Saksakan ng korupto mga taong nasa RDO nito kung totoo ito. Kung hindi naman totoo, pagpaumanhin niyo po yung salita ko na corrupt. Okay? Binabawi ko yung sakasakaling kayo naman po ay nagtatrabaho ng tama. So kung ang pinag-uusapan ko dito, imagine ninyo, alas 5 pa lang ng hapon, ang kwento rito, alas 5 pa lang ng hapon, nakapila na yung tao para makakuha ng number kinabukasan. So ibig sabihin, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan, nandoon yung tao mga nakaupo. At ang binibigyan lang ho ng number ay 1 to 10. So pag ikaw 11 ka na, wala ka ng number. Why? Ang trabaho ng mga taong to is taga-process ng ano ng tawag nito ng yun sa estate tax amnesty at saka yung mga bumibili ng property. Sa Negros to eh, Negros Occidental o Negros. Hindi ko alam kung saan Negros siya, basta Negros eh. So ayan po, pwede ninyong i-check. So, ina-encourage ko yung mga taga RDO 79 kung i-verify naman ho ninyo kung totoo itong sinasabi ng ating nagsusumbong. Eh, magtrabaho naman po kayo dyan, sir. Huwag naman yung 10. Diba? Ang sabi sa batas, i-accept po ninyo. Ako nakikinig sa akin si Karen Pinero, siya ho yung nag-submit nito. Karen, mag-usap-usap lahat ng nakapila dyan. Ayan. So, i-address nyo itong letter na sasabihin ko sa inyo doon sa RDO. I-copy permit nyo ang ARTA, Anti-Red Tape Authority at ang Commissioner of Internal Revenue. Or gumawa kayo ng complaint affidavit o incident report. Ha? Yan mga tools to establish corruption. Yan ang mga tools to establish abuse of authority. Yan ang tools para establish ang malfeasance, misfeasance, tsaka nonfeasance. So, Karen, i-organize mo yung mga tao dyan. Gumawa kayo ng complaint affidavit. Papirmahan mo sa mga tao dyan, inauthorize mo, padala nyo through PM. Total, alam mo na naman yung aking Facebook account eh. Padala mo rito,
At pag pinadala mo rito, isasubmit ko yan sa anti-red tape authority. Ako na, gagastos din ako, personal kong pera, at dyan sa office ni commissioner at sa ombudsman. Para maimbestigahan po yung mga tauhan ng RDO 79, kung sino man yung involved dyan. Kung nakikinig ka, Karen. So, lahat ng RDO dyan, lahat ng mga taxpayer dyan sa probinsya, kung meron kayong problema dyan sa mga taong taga BIR, na inaakala nyo, ina-api kayo, ina-abuso. Okay? Gumawa lang ho kayo ng incident report, number one. Okay. Number two, gumawa kayo ng complaint affidavit. Ipanotarize nyo, padala nyo rito sa Manila, ako na po ang bahala, gagastusan ko ho kayo, ipare-receive ko ho yan sa ARTA, at ipapalo up ko rin ho yan sa ARTA, at sa Office of the Ombudsman, at Office ho ng Commissioner of Internal Revenue, para ma-actionan. Okay, kasi naaapektuhan ho yung inyong hanap buhay at ang hanap buhay ho ninyo, pag wala kayong hanap buhay, walang kakainin yung pamilya niyo. So, kaisa ho kayo sa amin. Okay? So, yung po yung may tutulong ko sa inyo. So, balik ko ako dito sa lecture na sinasabi ko ho ngayon sa araw na to, yung tungkol ho sa detect. So, bigyan ko lang kayo ng sample, paano ho mag-detect ng